89.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at 102.1 FM Isabela. Ang Radyo Maria ay kasapi ng World Family of Radyo Maria, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Welcome and be part of the Radyo Maria family. Inihahandog ng Radyo Maria at ng Commission on Social Communications ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija, ang programang Yucat on Air. Gayang pakikinig po sa inyong lahat, ito po ang programang Yucat on Air na sumasahing papawid mula dito sa Commission on Social Communications ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija. At inyo pong napakikinggan live sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjosene.com at sa Facebook account ng ating programa, ang Yucat Study Group at groups at facebook.com. Ito po si Reverend Richard Lagos, ang inyong kayukat ngayong oras na ito. At kasama po natin ang dalawang kabataan na sa isang oras na ating kwentuhan at talakayan ay magbabahagi ng kanilang karanasan at pangunawa tungkol po dito sa katisismo ng mga kabataan. So sila po ay magpapakilala sa inyo. Maligayang pakikinig po, Kuya Manny po, dito sa San Jose / Gimba, kabataan po. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat, ako po si Ate Jo mula dito sa St. Joseph Cathedral. Okay, so tayo po ay pinagpala ng Diyos kasi bagamat wala si Kuya Jomar, no, mag-isa na naman ako, no, nakaraan ay mag-isa naman si Kuya Jomar, no, nagsasalitan lang kami. Dahil nga po mag-iba kami ng assignments, no? Ako ay nasa isang malayong lugar. Pero bagamat may kalayuan ay hindi pa rin siyempre nagiging hadlang para ipagpatuloy natin ang ating pagmimisyon alang-alang sa mga kabataan, no? So may kasama naman tayong dalawang kabataan pa rin na magbabahagi ng kanilang mga karanasan bilang leader lingkod na mga kabataan. No? So bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin at samahan niyo po ako sa ating pananahimik at pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na muli mo kaming binigyan ng pagkakataon upang sama-samang magnilay, sama-samang pag-usapan ng aming buhay pananampalataya. Habang ginugunita namin, Ama, ang panahon ng Kwaresma, ang 40 araw na paghahanda sa pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo, gabayan mo po kami at tulungan mo po kami upang ang paglalakbay na ito ay maging makahulugan at tunay ngang magdulot ng pagbabagong buhay sa aming lahat. Nawa ang paglalakbay na ito sa panahon ng Kwaresma ay magdulot sa amin ng tunay na karanasan at higit pang pagkilala sa iyo. Salamat po sa iyong walang sawang pagmamahal sa amin sa kabila ng aming patuloy na pagkakasala. Sa kabila ng aming mga kahinaan, ay patuloy mong ipinadarama sa amin ang iyong pagmamahal, ang iyong pagpapatawad, ang iyong pagtanggap. Inilunod po namin at itinataas sa iyo ang lahat ng mga kabataan na nakikinig ngayon, ang lahat ng mga kabataan na napariwara ang buhay, ang mga kabataan na patuloy na naghahanap ng kasiyahan at kahulugan. Huwag mo po silang pababayaan. Lagi mo po silang gagabayan, iingatan.
Hinihiling po namin ang lahat ng ito, aming Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, at sa gabay ng aming mahal na ina, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, mapagpalang pakikinig sa inyong lahat at welcome po sa Yucat On Air. At bago tayo magpatuloy, ay siguro magandang baliktanawan muna natin yung pinag-usapan noong nakaraang linggo. Sino bang nakinig sa inyo? No? Sana itong aking kasama ay patuloy rin nakikinig sa ating programa. Kahit kami ay nandun sa Gimba, no, ay patuloy naming nasusubaybayan itong programang ito. At yun nga, last Friday ay pinag-usapan nung ating mga nigna Kuya Jomar yung Yucat question number 27. No? At yung tanong sa Yucat question number 27 ay, how did the creeds come about? So paano daw ba nag-umpisa? Paano nabuo itong tinatawag na artikulo ng ating pananampalataya o yung Articles of Faith, yung credo? Ibig sabihin kasi ng credo, Ate Jo at Kuya Manny, ito yung pananampalataya, no? Creed, no? Ito yung pagpapahayag ng pananampalataya. At sabi doon, pakibasa mo nga siguro, Ate Jo, yung sagot ng yukat natin doon sa Yucat 27. The creeds go back to Jesus, who commanded his disciples to baptize. In doing so, they were to require of the people seeking baptism the profession of a definite faith, namely faith in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ayun. So napakaganda ng sinabi ng Yucat 27 dahil sinasabi rito na si Jesucristo talaga yung dahilan kung paano at bakit nabuo itong faith natin, itong creed natin o yung Articles of Faith. Kasi si Jesus naman kasi ang nagpakilala na ang Diyos ay iisa pero merong tatlong persona, di ba? Ang tawag niya sa Diyos ay Ama at ipinapakilala niya yung sarili niya na anak, no? At dumating yung pagkakataon na sinasabi niya na isusugo niya ang kanyang Espiritu, no? Ang Espiritu Santo. Kaya itong creed natin, itong Articles of Faith natin ay nahahati sa tatlo. Yung pagsampalataya sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Tatlong persona pero iisang Diyos, no? At sa mga susunod na Yucat questions, tulad ng pag-usapan natin ngayong oras na ito, ang Yucat question number 28, 29, at titignan natin kung papasok natin yung Yucat question number 30, no? Kasi halos sa magkakaugnay itong tatlong ito. Ay susubukan natin talagang bigyang lalim itong Articles of Faith, ito yung creed na tinatawag, no? At yun nga po, darako tayo sa Yucat question 28, 29, and 30. Pero bago po natin tuluyang pagkwentuhan, pag-usapan po itong Yucat question na questions na ito, no? Ay ibibigay po muna namin sa inyo ang ating cellphone number, text number para po makibahagi po kayo sa ating talakayan dahil napakaganda. Nasa pag-uumpisa nga po ng panahon ng Kwaresma ay pabaunan tayo ng yukat ng parang starting point o jumping board kung paano tayo makakapasok sa pagninilay sa mga panahon ng Kwaresma. Ano ho? At ito po yung ating cellphone number. Sana po pakisulat nyo na, no? Kung hawak nyo na ang inyong mga cellphones ay pakisave na po yung number. Ito po yung official number po ng Yucat On Air, no? At kaya po sana lagi nyo nang isisave at nakalagay Yucat na yan para alam nyo na palagi pag kayo ay magte-text, no? Or kung meron na kayong ballpen dyan, sulatan, pakisulat po ninyo yung ating cellphone number. So ito po, 0949-159-2309. Ulitin ko po, 0949-159-2309. So sana po ay makibahagi kayo, mag-text kayo kung kayo merong katanungan at kung kayo ay merong gustong i-share, babasahin po natin yan sa bandang huli ng ating programa. At basahin na po natin ngayon yung Yucat question number 28. Siguro Kuya Manny, pakibasa mo muna yung Yucat question number 28.
What does the Apostles' Creed say? Ayan. So yung UCAT question number 28 ay tumutukoy sa Apostles' Creed, no? Ito yung credo na ginawa ng mga apostol ng ayon doon sa tradisyon ng mga na ibinahagi o ipinasa sa atin ng mga apostol. At yung UCAT question number 29, Ate Jo. What does the Nicene Creed say? Ayun. So dalawang klase, dalawang format po kasi yung ating creed na ipinoprofess. Yung una, yung binasa ni Kuya Manny, ito po yung Apostles' Creed, no? At yung pangalawa, yung Nicene or yung Nicene Constantinopolitan Creed na mas mahaba. At kung inyo pong natatandaan, last year, nung ipinagdiwang po natin ang Year of Faith o yung taon ng pananampalataya, buong taon nating binasa itong Nicene Constantinopolitan Creed, no? Kaya napansin nyo po, siguro nalibago yung iba sapagkat ang binasa nating credo ay napakahaba, no? At ngayon, taon ng mga laiko at taon ng bagong ebanghelisasyon ay muling yung iba ay muling ibinalik yung Apostles' Creed. Pero may mga simbahan na patuloy pa rin ginagamit yung Nicene Constantinopolitan Creed na mas mahaba ang format. So, tingnan po natin yung pagkakaiba nitong dalawa, no? Itong dalawang, anong tawag ba dito, format ng ating credo, no? Siguro pwede nating basahin yung ano muna, Apostles' Creed muna. O, siguro pakinggan natin yung pagbabasa, sino ba sa inyo ang magbabasa, at makita natin yung pagkakaiba. Sige, si Ate Jo muna, pakibasa yung Apostles' Creed. Okay, so ito po yung Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Yun. So, ito yung Apostles' Creed. Siguro ay familiar ang karamihan ng mga bata dito, no? Kasi lalong-lalo na kung nag-aaral sa Catholic schools, no? Yung may mga catechisms, no? Ito yung madaling i-memorize kasi. Tsaka parang isa yata ito sa requirement na kailangan mong ma-memorize. Yes. Oo. Dahil gagamitin siya during the First Communion. First Communion, oo. At saka ito yung talagang nakasanayan natin na i-recite itong Apostles' Creed. At yung isa naman po, yung tinatawag na Nicene Constantinopolitan ay babasahin sa atin ni Kuya Manny. Ayun. Ito naman po. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through Him all things were made, for us men and for our salvation. He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake, He was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father, who will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Ayun. So, thank you Kuya Manny at thank you Ate Jo, no, sa pagbabasa nyo ng dalawang format ng ating credo. So, yung tinatawag ng Apostles' Creed at
Nicene Constantinopolitan Creed. Itong Nicene Constantinopolitan Creed, kung bakit siya tinawag na Nicene Constantinopolitan Creed, kasi yung dalawang lugar, itong Nicaea at saka yung Constantinople. So itong dalawang lugar na kung saan nagpatawag ng konseho, no, yung parang yung tawag doon ay Council of Nicaea at yung sumunod ay Council of Constantinople, no. Ito yung mga lugar sa Europa at lugar sa Asia Minor. Ngayon ay modern day yung Constantinople, nasa Turkey yan eh, no. At dahil yun ang sentro ng Katolisismo noon, kaya nagpatawag ang simbahan ng isang pagtitipon ng mga obispo, ng mga pare, no? At binuo nga itong tinatawag na Articles of Faith para magkaroon talaga ng linaw ano yung definite yung, or definition yung ating pananampalataya. Kaya ito yung napakatagal na tradisyon, ano? Bago nabuo itong credo na ito. At later on, pag-uusapan din natin kung paano, kailan, at kung bakit humantong itong pananampalataya natin sa ganitong kumbaga parang ganitong format, no, yung Trinitarian. Kasi mapapansin niyo, bagaman yung isa'y maikli, yung isa'y mahaba, di ba, medyo pero parehas mahahati yan sa tatlo, Ate Jo, eh merong bahagi na I believe in God the Father, tapos I believe in God the Son, Jesus Christ, no, and I believe in the Holy Spirit, no. Itong Holy Spirit sinasabi sa atin, ang Diyos Ama ang siyang lumikha, ang Diyos Anak ang siyang nagligtas, at ang Diyos Espiritu Santo ang patuloy na nagpapabanal sa simbahan, sa buhay natin. So ito yung tatlong pagkilala natin sa Diyos, no? At yun nga, napakaganda. Kung mapapansin natin, sige, siguro bigyan natin ng parallelism itong dalawa. Pag sinabing parallelism, pagtatapatin natin. Doon sa Apostles' Creed, makita natin na very concise, mas maigli, di ba? I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. Yun lang, dalawang linya, no? Pero pagdating doon sa Nicene Creed, I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. Merong parang, dagdag. Parang medyo detailed, parang mas detalyado. Mas detalyado siya. Oo. Anong nadagdag doon, Kuya Manny, doon sa Nicene Creed? Of all things and invisible. Oh, yun. Maker of heaven and earth, of all things visible and invisible, no? Kumbaga yung mga nakikita at mga hindi natin nakikita, parang binibigyan ng pagpapahalaga. Oo. Oh, ibig sabihin, yung reality, yung nilikha ng Diyos, meron tayong mga hindi nakikita at may mga nakikita. So, kasi yung baka nakafocus lang kasi yung ating paningin doon sa mga bagay na nakikita natin. Like halimbawa siguro, yung mga planeta, di ba? Hindi naman natin nakikita from the Earth eh. Pero because of science, nakikita na, no? So, pero noon hindi nakikita. Pero mayroon pa palang reality outside the world, no? Na nilikha rin ang Diyos, no? At kung ano pa man, yung mga hindi pa natin nakikita, hindi pa natutuklasan ngayon, baka marami pa eh. Ako personally, for sure, naniniwala ako na marami pang hindi nadidiscover ang tao, na ang nilikha ng Diyos ay malawak. No? Ang limitado yung ating paningin, limitado yung ating kaalaman tungkol sa lahat ng sanilikha ng Diyos. No? Kaya binibigyan ng emphasis dito ng Nicene Creed na napakalawak ng realidad, no? Napakalawak ng sanilikha ng Diyos. No? At hindi natin pwedeng limitahan yung creation, yung sanglilikha, sa mundo lang, no? Napakalawak ng realidad. Ito yung sinasabi sa atin. At itong creation, itong nilikha ng Diyos, ay nagpapahiwatig, nagpapakilala ng kadakilaan ng Diyos, no? At saka siguro, isa pang napansin ko, Rev, yung first line niya is, I believe in one God. Mm-hmm. So parang talagang binibigyang diin na meron lamang po tayong iisang Diyos. Yes, oo. So binibigyan ng emphasis. Alam mo may dahilan kasi kung bakit binigyan ng emphasis ito sa Nicene Creed. Kasi noong panahon na yon, kung bakit nagpatawag ng konseho itong simbahan, mga obispo, kasi ang pinagtatalunan nila ay ilan ba talaga ang Diyos, no? Merong nagsasabi na iisa lang ang Diyos, oo. Merong nagsasabi na tatlo ang Diyos, no? At sinasabi ng iba na yung God the Father is different from God the Son. God the Son is different substance from the Holy Spirit. No, totoo naman at yun din yung inaano natin. Meron man nagsasabi na hindi, ano lang yan, pagpapakilala lang yan. Na in history,
mayroong time, like in the Old Testament, nagpakilala ang Diyos na Father. Pero yung Father na yun, later on, bumaba sa langit at nagpakilala bilang anak. So, nawala na ng tao, nabakante yung langit, no? At nagkataon tao eh. Tapos, later on, sa panahon ng simbahan, itong gadasan na ito, di ba umakyat ulit siya sa langit, bumaba ulit as a Holy Spirit. No, iisa lang Diyos, pero parang nagpanggap na Ama, nagpanggap na Anak, nagpanggap na Espiritu. Itong tatlong ito ay tumutukoy sa iisa lang. Iisa lang reality. No? So, walang tatlong persona. Eh, ito yung mga issues noon, no? Na talagang dinidefine, ang dami pang naging magandang pag-usapan to kasi ang dami mga tinuring na mga heretics, no? Mga erehe, no? Kaya, pero makikita natin yung development ng theology, no? Ng pananampalataya natin. Kaya kinakailangan bigyan ng emphasis yung one God. I believe in one God. Pero itong one God na ito, makita natin, ay isang Ama, no? Isang persona doon, yung Ama. Tapos may Anak at Espiritu. Ang tinuturo sa atin, different substances ito. Mm-hmm. Siguro ang hirap intindihan. Pero later on, as we continue to reflect, mas maintindihan natin. Kasi sa UCAT question, bibigyan ng detalye ito. Eh. Talagang hati-hatiin itong articles of faith na ito, itong creed na ito. At talagang mas mabibigyan ng linaw. But for the meantime, kasi hindi natin kayang pag-usapan lahat kung sa seminaryo nga eh, ilang semester itong pinag-aaralan at kung sa simbahan nga eh, hanggang ngayon pinagdedebatehan, ang dami pa rin nga talagang bumabatiko sa pananampalataya natin sa Trinity. Pero nakakatawa kasi hindi lang naman po tayong mga Katoliko ang sumasampalataya sa Diyos, iisang Diyos at may tatlong persona, no? Ito rin yung pananampalataya ng mga kapatid nating nasa Protestante, pati yung mga kapatid nating mga Sabadista, yung mga kapatid natin sa yung mga Baptists, no? Sila naniniwala sa Trinity, no? Ang daming sa kumbaga ay sekta ng Kristyanismo ang naniniwala sa Trinitarian God. No? Kasi ito naman talaga yung in-reveal. Ito yung talagang ipinakilala sa atin ni Hesukristo. Kasi si Kristo naman ang nagpakilala eh. Hindi ito gawa-gawa ng simbahang Katoliko. Kasi si Kristo mismo yung nag-reveal nitong katotohanan na ito na ang Diyos ay isa pero merong tatlong persona. No? At napakaraming patunay sa Eskriptura, sa Banal na Kasulatan, na ang Diyos ay mayroong tatlong persona pero iisang Diyos, no? So maganda yung observation mo yun, Ate Jo, na talagang binigyan nga ng emphasis yung one God, no? At itong one God na to ang may likha ng langit at ng lupa, no? At lahat ng nakikita at hindi nakikita. So pumasok tayo sa pangalawang aspeto, yung siguro doon sa ano kaya manin, I believe in Jesus Christ, di ba? His only Son, our Lord. No? Doon muna tayo sa bahagi na yon. At ano, napapansin natin, idinitalye yung buhay ni Jesus, no? Na siya ipinaglihi ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagpakasakit, pinako sa krus, namatay, inilibing, pumunta sa impyerno, tapos nabuhay na muli ng ikatlong araw, umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos Ama. At muling magbabalik, no? At pagdating doon sa ano, at pagdating doon sa Nicene Creed, medyo mas komplikado kasi mas mahal. At saka mas hirap intindihin. Medyo kasi kung malalim, theological ito. Kasi nga may reason ulit kasi may ipinagtatanggol sila. Marami kasing umaatake sa simbahan noon eh. At yung minsan umaatake halimbawa si Nestorio, si Arius, mga galing sa Katoliko ito na tumiwalag at kinwestiyon yung pananampalataya ng simbahan. At hindi nakakalungkot, hindi na sila nagbalik sa simbahan, no? After ma-define yung pananampalataya, nagsarili na sila, no? Ngayon din meron din mga sekta ng relihiyon ng Kristiyanismo na itinuturing nila na Katolik, Kristiyano sila, pero taliwas talaga sa pananampalataya at pagpapahalagang Kristiyano yung kanilang pananampalataya. Siguro isa-isa natin ito sa Nicene Creed, di ba? Ate Jo, pakibasa mo nga. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God. Okay, doon muna tayo. Sabi mo kanina, I believe in one God. Ngayon binigyan ng diin, I believe in one Lord. Nag-iisang Lord, no? Hindi ka tulad no sa Apostles' Creed na I believe in Jesus Christ, no? Very specific kay Jesus Christ lang. Ito talagang dinidetalye, in one Lord Jesus Christ. The only begotten Son of God.
So binibigyan ng emphasis yung only begotten Son of God, no? Iisang. Oo, iisang anak ng Diyos. Tapos pagpatuloy mo Ate Jo. Born of the Father before all ages. Okay. God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father, through Him all things were made. Okay, dun muna tayo. Binibigyan ng diin dito sa bahaging ito, yung pinanggalingan ng anak ng Diyos, na ang Diyos na ito ay begotten, no? Hindi siya created, hindi siya nilikha. Ibig sabihin, galing sa Diyos, no? At kasama na ng Diyos. So, born of the Father before all ages, bago pa nilikha ang lahat, no? Nandun na siya. God, itong matindi, God from God. Diyos na galing sa Diyos, liwanag, buhat sa liwanag, totoong Diyos, no? True God, galing sa totoong Diyos, no? Begotten, hindi nilikha. At kung ito consubstantial with the Father, no, pareho ng substansya, no, ng Ama. At sabi niya, through Him all things were made, no, na dahil sa Kanya lahat ay nilikha, no, ng Ama, no. Kaya makikita natin dito yung pinanggalingan ni Jesus, mission ni Jesus, at yung patutunguhan ng lahat ng buong sangnilikha, no. At sabi rito, for us men and for our salvation, He came down from heaven. So nakita na natin dito na yung misyon ni Kristo, na dahil sa atin at para sa ating kaligtasan, bumaba siya mula sa langit. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya ipinaglihi, pinanganak ng Birheng Maria at naging tao. No? Napaka-detalyado na pansin nyo, no? Talagang... Isa-isa talaga. So parang... ano lang siya, hindi lang siya detalyado, parang nandun na din yung pagpapaliwanag mismo. Mm-hmm. Pero napaka, ano to, napaka theological ito ha. Talagang alam nyo, sa seminaryo, isa-isa naming dinidiscuss yan, bawat ano, sa isang araw. Pag-aaralan mo pa lang, pag sinabing only begotten, yung Son of God pa lang, eh, isang araw mo na pag-uusapan yan, ano. Tapos sabi rito, for our sake, He was crucified under Pontius Pilate. Bakit kailangan banggitin doon si Poncio Pilato? Kasi si Pontius Pilate ay historical person. No, nasa history ng Roma 'yan. Ibig sabihin itong Jesus na ito ay hindi gatang-isip. Mm-hmm. Kundi talagang totoong historical man, historical person, no? So mamaya medyo napapasarap yung ating kwentuhan, ano? Mamaya sa pagbabalik natin, ipagpapatuloy natin yung ating sama-samang pagninilay dito at pag-aaral dito sa dalawang format ng credo, no? Huwag po kayong aalis. At magbabalik din kaagad. Pero bago po yan, babanggitin natin ng cellphone number ulit ng ating programa para makabahagi pa po kayo sa iyo. Pagbabalik po natin ay babasahin po natin ang inyong mga mensahe. Kung kayo may mga katanungan at kung kayo merong mga gustong i-share. No? 0949-159-2309. Uulitin ko po, 0949-159-2309. Huwag po kayong aalis, huwag kayong lilipat ng istasyon. Magbabalik din po kaagad ang ating programang Yukat On Air. Oh,
Nagbabalik po ang programang Yukat On Air at ito pong muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras ito at kasama pa rin natin si Kuya Manny po at Ate Jo. Ayun, so kanina po ay pinag-uusapan natin yung dalawang format ng credo o yung pananampalatayang Kristiyano-Katoliko at ito nga po yung sinasabi natin na Apostles' Creed at yung Nicene-Constantinopolitan Creed, no? Yung isa ay highly theological, yung Nicene Creed, no? At yung isa ay kumbaga kung ating titingnan ay mas pastoral, no? Na talaga mas madaling maintindihan, simple at direct, no? Hindi kagaya po noong Nicene Creed, no? At ito nga nasabi natin kanina, yung ikalawang bahagi ng credo, yung sa pangalawang bahagi ng Article of Faith natin, yung pananampalataya kay Jesucristo. At nakita natin na idinitalye, pareho naman dito sa Apostles' Creed at saka sa Nicene Creed, yung buhay ni Jesus, yung kanyang paglalakbay, pag-alis niya mula sa langit at pagmimisyon sa atin at yung kanyang kwento ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay at yung pag-akyat niya sa langit, no? Pero nakita natin na may dagdag itong sa Nicene Creed. Hindi madagdag kundi mas binigyan ng theological foundation, no? Kasi nga po, ang tulad ng nabanggit ko kanina, yung sitwasyon, ay meron kasing mga nagtatanong, no? Talagang kinwestiyon yung pananampalataya at may tinatawag natin mga heresies, no? Mga maling katuruan. Kaya kinakailangan sagutin. Kaya hanggang sa nabuo nga, ito yung tinatawag natin na Nicene Creed, no? At mapansin po natin dito, sabi rito, binigyan din ng emphasis sa Nicene Creed sabi rito, he suffered death and was buried and rose again on the third day in accordance with the scripture. Idinagdag in accordance with the scriptures. Kasi, muli, hindi naman ito gawa-gawa lang eh. Kundi, nasusulat no, sa Biblia, sa Banal na Kasulatan, na siya talagang muling nabuhay. No? At sabi rin dito, he ascended into heaven. No? Ano ba yung patunay na muling nabuhay si Kristo? Di ba? Makita natin sa scripture yan. Wala namang sinabing, walang nakakita na siya kung paano. Ang natuklasan ng mga nakakita, ng mga eyewitnesses, buhay na siya. Kaya kung paano siya muling nabuhay, hindi naman talaga natin alam kung paano. Hindi naman dinitalya. Hindi dinitalya sa scripture, no? Pero ang totoo at ang sigurado tayo, siya'y muling nabuhay. At iyon ang sinasabi ng mga eyewitnesses. Like halimbawa si Mary Magdalene, no? Nakita na pagkamalan pa nga niyang, anong tawag doon? Gardener, di ba? Yung si Jesus. Meron din naman yung naglalakbay patungong Emmaus. Akala nila, traveler lang din. Tapos yung mga alagad na nasa dalampasigan, ano, nangingisda, no? Akala nila, mangingisda rin itong si Jesus. No, hindi nila talaga agad nakilala. Kasi nag-transform na, nagkaroon ng bagong anyo na si itong si Jesus, yung tinatawag na resurrected Christ. Pero sinasabi sa scripture na si Jesus ay muling nabuhay. At tama-tama yung pagdiriwang natin ng Kwaresma. Ito yung ito yung paghahanda natin doon sa pagdiriwang ng pagkabuhay ni Kristo, no? Pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Itong 40 days journey, no? At magandang siguro sa 40 days na ito ng Kwaresma na ito, no? Ay balikan natin itong Articles of Faith na ito, itong sumasampalataya na ito, no? Kuya Manny, pwede mo ituloy yung third part, no? Ay, hindi pa pala. Meron pa tayong hulbandang huli. He will come again, no? In glory. Ano pa sabi rito? To judge the living and the dead. And His kingdom will have no end. Ito yung dagdag, ano? His kingdom will have no end. Doon ko yung manis sa Apostles' Creed na binasa kanina. Wala ni, no? From there, He will come to judge the living and the dead. Hanggang doon lang. Dun sa Nicene Creed, meron dagdag, and His kingdom will have no end. Yung kanyang kaharian, paghahari ay walang katapusan. No? Talagang ito yung buhay na walang hanggan. At ang tinutukoy nga rito yung kaharian, yung kagandahang loob ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. No? At yung ikatlong bahagi, sige tuloy-tuloy na tayo sa ikatlong bahagi, yung pagsampalataya sa Espiritu Santo. So ano ba sinasabi rito, Ate Jo? I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver Ayun, of life. Ayun, may ano na naman, no? May nadagdag. Tapos ituloy mo kaya, Manny, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified. Tapos, who has spoken through
The Prophets. Napaka-detalyado nung pagpapakilala ng Espiritu Santo, not like doon sa Apostles' Creed, no? Sabi lang dito, I believe in the Holy Spirit. Ganun lang. Pero pagdating dito sa Nicene Creed, talagang mapapansin mo na may idinidepensa. Kasi nga, may tumutuligsa. Kaya idinidepensa na itong Holy Spirit daw na ito is also Lord, no? The Lord and the Giver of Life. Siya yung hinga ng Diyos na nagbigay ng buhay sa tao, di ba? Sa creation. Hiningahan ng Diyos yung lupa, yung alabok, at nagkaroon ng buhay. So, ito yung Spirit, no? And then, who proceeds from the Father and the Son. So, ito yung nagmumula sa relasyon, sa ugnayan ng Ama at ng Anak. So, yung pagmamahala ng Ama at ng Anak, yun yung Espiritu Santo. Pero ito ay another person, no, sa Trinity. And then, who with the Father and the Son is adored and glorified. So ito, kasama ng Ama at ng Anak ay sinasamba at niluluwalhati, who has spoken through the prophets. So ibig sabihin, sa Old Testament, yung nagsasalita sa mga propeta ay ang Espiritu Santo. Yung mensahe ng Diyos na pinamutawi, namumutawi sa mga propeta, ayun pala yung Espiritu Santo. So, ibig sabihin, itong Ama, Anak, at Espiritu Santo ay nandun na kahit sa Old Testament, although wala pang fullness ng pagpapahayag, pagpapakilala. Hindi pa malinaw. Kasi yung revelation, gradual. Ibang paunti-unti na Isang bigla. Oo, kasi hindi natin kaya maunawaan yun. Ano? So, gradual. So, unti-unting ipinakilala ng Diyos yung kanyang sarili at nagkaroon nga ng fullness of revelation, yung kaganapan, sa pamamagitan ni Jesucristo. Yun. At siguro ituloy na natin, Kuya Manny. Pakibasa. I believe in one Holy Catholic and Apostolic Church. Oh, tingnan muna natin doon. Doon sa kabila, I believe in Holy Catholic Church. Ngayon, mas binigyan ng detalye. One Holy Catholic and Apostolic Church. No, ito yung apat na katangian ng simbahan. One, bakit? Kasi iisa ang simbahan na itinatag ni Jesucristo at iisa ang Diyos, no? Holy kasi banal yung nagtatag, si Kristo. Catholic, universal, kasi ito'y pangkalahatan, no? Sakop niya, saklaw niya lahat, no? And apostolic kasi itinatag sa pamamagitan ng mga apostol. Yan. And then, ituloy natin, Ate Jo. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Ayun, I confess one baptism, iisang binyag at iisang kapatawaran ng mga kasalanan. At ito sa pamamagitan ni Jesucristo, no? And at yung one baptism na yon, siguro hindi na natin matatakil ngayon yung ano, no, yung question number 30. Kasi dito pa lang ang dami na nating siguro sa susunod mas maganda kasi idedetalye na natin itong credo na ito. So for the meantime, ito muna, sabi rito, I confess one baptism for the forgiveness of sins. Iisang binyag at iisang kapatawaran ng kasalanan, no? At ito sa pamamagitan ng binyag na itinuturo ni Kristo. Binyag kay Kristo, diba sabi niya, inutusan niya kanyang mga alagad na magbinyag, no, sa angalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sabi rito, I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Yung sa Apostles' Creed, very simple. The resurrection of the body and life everlasting. Amen. No? So napakayaman. Actually, sa totoo lang, pag i-discuss natin ito, napakahabang oras ang kailangan natin, no? 8 months. So, pero ngayon, since ito po ay parang introduction natin tungkol sa credo, at yung mga susunod na UCAT questions kasi, ay kumbaga parang hihimay-himayin na natin ito. Related pa din sa ating diniscuss, ay tinakal ngayon. Kaya sana kayo, sa ating mga tagapakinig, sana subaybayan nyo po itong mga susunod, lalo itong mga susunod na UCAT questions, no? Kasi hahati-hatiin na natin ito, kumbaga himay-himayin para mas maintindihan natin yung pananampalataya. No? At napakaganda dahil nga sa pagdiriwang natin ito ng Kwaresma at pagdiriwang ng panahon ng bagong ebanghelisasyon, mas mahaganda na talagang mapag-aralan natin yung pananampalataya natin, no? Siguro dako tayo sa ano, sa mga questions natin para we have enough time to read and answer yung mga mensahe rito. Ayan. So, unahin na natin, sabi po rito, good evening, Rev. Dagdag kaalaman lang po sa ating pananampalataya tungkol sa credo na may tatlong persona na isang Diyos, na tatlong persona na ito kumikilos sa iba't ibang panahon, na Diyos Ama ay siyang tagapaglikha, ang Diyos Anak
ay siyang tagapagligtas at ang Diyos Espiritu Santo ay patnubay hanggang sa wakas ng panahon. And ito yung pinag-usapan, sinabi rin natin kanina. No, salamat po doon sa ating nag-text na hindi po nagpakilala. Totoo po. Ito ngayon, pero may danger dito eh, na kinakailangan natin mag-ingat, no, dito sa term na yung pagpapakilala. No? May term ito, hindi na natin babanggitin yung mga theological terms tungkol sa mga heresies na ito eh. Na yung bang, pag kasi tinignan natin na nagpakilala, parang iisang Diyos, iisang persona, na nagpakilala lang in time, like in history, nagpakilala siya na Ama. Ito nga yung sinasabi ko kanina. Tapos pagkatapos yung magpakilala ng Ama, oh, sabi na, ay, what if magpakilala naman akong anak, ibang itsura ko naman, oh, sige, magsusuot ako ng wig, magsusuot ako tapos ito, mukhang anak naman ako. Pagdating naman ng panahon, oh, sige, kunwari mamamatay ako, tapos aakit ako sa langit, tapos sige, pagdating ko ng langit, bababa ulit ako, at magmimistula naman akong dove, anong tawag dito, kalapati, no, at Espiritu Santo. Ito yung danger na pagka tinignan natin na pagpapakilala. Very literal, parang masyadong literal. Oo, pero alam nyo, mayroong mga naniwala sa ganong teolohiya. At nililinaw nga ng ating simbahan na hindi. Itong Diyos na ito, oo, iisa, pero may tatlong persona. Magkakaiba, yung Ama ay iba sa anak, yung anak ay iba sa espiritu, espiritu iba sa anak, at yung espiritu iba doon sa Ama, no? Sila yung magkakaibang substances, pero they form, pero iisang Diyos, no? They consubstantial, sabi nga doon sa Nicene Creed. Consubstantial is with, no? With, pag sinabing cons kasi is with. Hindi sila parang opposing, no? Opposition sa bawat isa. Kasi magkakaugnay sila, no? Magkakaiba pero magkakaugnay at bumubuo sa iisang Diyos, no? Huwag po kayong mag-alas kasi later on ay mas mabibigyang lino ito. Siguro ay medyo na kayo, parang gusto niyo nang sagutin lahat. Pero hindi muna natin masasagot lahat, paunti-unti natin, no? Nasasagutin itong mga katanungan po ninyo. So maraming salamat. Ito po. Itong may daming pumapasok na na mga tanong. Good evening, Reverend. I'm Lito Ignacio of Baguio City. I called myself a spiritual healer because I don't know how will I call myself because I'm not a quack doctor nor a doctor of medicine, but I can heal many persons that having sickness such as heart problem, high blood, hypertension, o kung dami niyang sinabi po rito. Okay? Ano pa to? And many other sickness. Ayan. How I'm using the prayer, especially the Our Father, Hail Mary, Holy Mary, I believe in God. Lastly, glory be to the Father. Hope you pay attention to this matter, dear Reverend. Okay. Alam niyo po, itong mga pagpapagaling, if you do not consider yourself po as a faith healer, no, or quack doctor, pasalamatan natin sa Diyos na meron kang biyaya na makapagpagaling, no? At yun nga po, ang mahalaga naman dito, we recognize na yung grasya, yung biyaya ng pagpapagaling ay galing sa Diyos. Mm-hmm. Hindi ito ating kapangyarihan, kundi yung kapangyarihan ng Diyos ay tayo nagiging daluyan, no? Ng kagalingan. May gusto kong sabihin, Kuya Manny? Siguro, yung pananampalataya lang yung sa mas matinding pananampalataya. Actually, maraming gumagaling because of yung pananampalataya. Visible naman ito sa scripture, di ba? Yung babaeng dinudugo, yung dami-dami pinagaling ni Jesus eh, because of their faith in Jesus. No, kaya nga po, siguro para magabayan rin po kayo, Mr. Lito Ignacio po from Baguio, no? Para magabayan din po kayo sa inyong pagsasagawa nitong panggagamot na ito. Ibang mahalaga, sabi niyo nga po, yung prayer, no? So sana nga talagang ito yung nagmumula doon sa iyong malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos, lalo na sa ating Panginoong Hesukristo, at yung ma-recognize na talagang ang kakayanan yung makapagpagaling ay galing sa Diyos, no? Tsaka parang bibihira yung may mga ganung parang hindi ko matatawag kung talento ba to or ano, pero parang bibihira lang po ang tao na mayroong ganyang kakayahan. Kaya siguro mas maganda na lahat din nung ating nagagawa para sa ibang tao, talagang dapat lahat ibalik natin talaga sa Diyos. Yes. Okay. Tsaka yung paniniwala niya na sa Diyos talaga nang gagaling yung pagpapagaling na malaking yan, bagay talaga yon, Kuya Manny. At tsaka mahalaga dito yung lahat ng napagaling, no, ay hindi bibilib doon sa nagpagaling.
kundi sa Diyos mismo, kay Jesus, sa Diyos, no? Yung bang madala maakay natin sila sa pananampalataya. Kasi minsan, may mga faith healers na kumbaga, sa halip na mapalapit sa Diyos, sumampalataya sa Diyos, ay doon sa faith healer. Doon sa mismong tao. Siguro, yun, depende rin sa pagpapakilala niya kasi totoo, sinasabi niya na sa kanya galing yun. Salamat po Mr. Lito Ignacio po no, sa inyong pagte-text. So sana nga po makapag-usap tayo, makapagkwentuhan soon tulad po ng inyong nais po ano. Salamat po. At sabi po sa isa pang nating texter, sabi po ninyo si Jesus ay nabuhay sa ikatlong araw at umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Sino po yung Diyos na yon? Kasi po si Jesus sa kanan po siya, umupo di po ba? Yung Diyos na yun ay ang Diyos Ama. Mm-hmm. No? Bumalik siya sa kanyang Ama. Ito nga po yung sinasabi natin na talagang ito'y patunay na tatlong persona. No? Kaya nga sinasabi natin na yung Diyos Ama ay iba sa Diyos Anak at yung Diyos Anak iba sa Espiritu Santo at magkaiba rin yung Espiritu Santo at ang Diyos Ama. Mm-hmm. No? So magkakaiba po sila pero bumubuo sa isang Diyos. Kung paano po sila naging iisa, iyon yung ating pag-uusapan sa mga susunod na discussion. Actually, yun sana yung UCAT question number 30. Mm-hmm. Number 30. Kaya lang hindi na kulang na tayo sa oras kaya hindi na natin po mapag-uusapan. Sa susunod pong Biyernes, tatalakayin natin yan kung paano sila naging isa. No? Kaya nga po, abangan po ninyo yung ating susunod na talakayan sa susunod na Biyernes kasi napakaganda po, very interesting talaga. So ito pa po, good PM po Ate Joko Yamani at Rev Richard. Tanong ko po, ano po purpose ni God? Bakit nagpunta po siya sa hell according to Apostles' Creed? Thank you po, Jackie Lou from San Jose, Nueva Ecija. Alam niyo po, kasi yung pagliligtas ni Jesucristo, yung lahat ng namatay mula sa kay Adan hanggang sa panahon ni Kristo ay sakop ng kanyang kaligtasan. Ibig sabihin nagkaroon ng kaligtasan, no? At pumunta siya sa hell para i-break, no, yung power of hell, yung kapangyarihan ng impyerno. Nagapi niya eh. Napagtagumpayan niya yung impyerno. Kaya pumunta siya dyan para palayain lahat ng nandoon, no. Kaya nga po nagkaroon ng kaligtasan. So ibig sabihin, yung mga namatay pagkatapos ni Jesus, kasama tayo eh, na iniligtas. Pero meron tayong kakayanan na tumanggi. No, kaya yung hell still exists, no? Meron pa ring impyerno kasi meron pa ring tumatanggi sa Diyos. Meron pa ring mga tumatalikod sa Diyos. Kaya pumunta siya doon para gapiin, lupigin ang kapangyarihan ng kasamaan, no? Kasi napagtagumpayan niya lahat sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. At isa pa po sa ating UCAT texter dito, question, di ba po nung nagbautismo si Jesus, may bumaba ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng kalapati at nagsalita. Sa larawan po, no? Hindi sa pamamagitan. Mm-hmm. Sa larawan ng isang kalapati at nagsalita ang Diyos na nagsasabi, ito ang kinalulugdan kong anak. Si Jesus rin po ba ang nagsalita nun? Hindi po. No? E di parang niloloko lang tayo ni Jesus, ano, kung kaganon. Ito po ang Diyos Ama na nagsalita. At yung Espiritu Santo, siya yung kalapati na sa mistulang kalapati in the form of dove, no? Ito yung Espiritu Santo. Kaya makikita natin doon sa baptism na yon yung Trinity, mm-hmm, yung Trinitarian God. Nandun ang Ama, yung tinig, yung si Jesus, yung Diyos Anak, at yung Espiritu Santo sa larawan ng isang kalapati. Ayun po, ano. Kaya doon ay makita natin yung talagang ang Trinity, ang Santissima Trinidad, no? At ito po, question din natin, si Jesus po ba at si God na maker of heaven and earth and all things ay iisa? Hindi po, magkaiba. No? Magkaiba yung God as creator, ito ang Ama, at si Jesus yung tagapagligtas, yung redeemer, at yung Espiritu Santo yung sanctifier, yung nagpapabanal. No? So kayo, may kanya-kanya silang misyon na ginampanan, no, sa atin. So ito po, meron pa ba tayong katanungan dito? Aha. Ito po, hello po, kuya, good evening po. Kuya, ano po bang pwede kong, ito, humihingi ng advice ito, tungkol sa relationship. Siguro, medyo kapos tayo sa oras, kaya medyo babalik na muna. Siguro, try natin sa pagbabalik natin, ano po. Siguro yung mga counseling po natin, pwede po natin ma-entertain yan. Personal na lang po namin kayong kakausapin, no? Kapos na po tayo sa oras po natin. So maraming salamat po sa lahat ng mga nag-text, sa lahat ng mga nagtanong at nag-share ng kanilang mga kaalaman. Napakahalaga po niyan na napag-uusapan natin ating buhay pananampalataya. For the meantime, wag po muna kayong aalis at magbabalik din po kaagad ang ating programang UCAT On Air.
mananahan din ako sa kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama nagbigay ng karangalan. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan, inamusan ilim at kamamaan. Ang kaibigay mag-aalay sa piliin ang buhay, walang higit sa yaling pag-aalay. Kung paano mahal ko ng aking ama, sa inyo'y aking ipin darama. Sa pag-ibig ko kayo sana ay manahan, at piling ko sa iyo ay manahan. Na ngayon kayo'y aking kaibigan, sa dilim at kababaan, kaibigay mag-aalay, nagsarili ang buhay, walang higigit sa yaling pag-aalay. Nagbabalik po ang programang Yukat On Air, at ito pong muli si Kuya Richard ang inyong makasama at nakakasama sa isang oras sa kwentuhan at talakayan tungkol sa katisismo ng simbahan. At siyempre kasama pa rin po natin si Ate Jo at si Kuya Manny po. Ayan, at dumarako na naman tayo sa bandang huli na sa pagtatapos ng ating programa. Napakabilis talaga ng oras. At syempre, patuloy tayo nagpapasalamat po sa ating mga taga-subaybay at patuloy na nakikinig sa ating programa. So, hanggang sa susunod pong muli na ating talakayan at kwentuhan. So, pinag-usapan po natin sa halos isang oras na talakayan yung tinatawag nga natin na credo. O, mayroong dalawang form, no, ng creed. Yung Apostles' Creed at yung Nicene Constantinopolitan Creed. Yung isa-isa, more highly theological, no? Itong Nicene Creed. Pero tumutukoy sa iisang realidad ng Diyos. Iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sila'y magkakaibang substansya pero bumubuo sa iisang Diyos. Ano ho? Ito yung pananampalataya natin. At sabi ko nga kung paano mas maintindihan natin ito, makinig po kayo sa susunod na Biyernes, sapagkat ito po yung ating tatalakayin, no? Ito po yung ating pag-uusapan sa susunod na Biyernes. At sana po ang ngayong panahon ng Kwaresma ay patuloy tayong magnilay at magdasal, no? Ito naman yung paanyaya at hamon sa atin sa panahon ng Kwaresma.
At sana po magkaroon talaga tayo ng malalim na pagkilala sa Diyos. Sa paglalakbay na ito, itong 40 days journey, sana po ay mapalapit talaga tayo sa Diyos. Lalong-lalo sa pamamagitan po ni Jesucristo na siya naman talaga po, no? Siya naman talaga ang nagpakilala sa Banal na Trinidad o Santissima Trinidad na ito. Ano po? So muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay. So ngayon po, darako tayo sa mga pagbati. May kakapasok lang na text, no? At hindi na natin palalampasin yung talagang masugid nating tagapakinig sa bayan ng Gimba, yung isang pamilya dyan sa Manggang Marikit. Yung pamilya ni Kuya Ronnie Felix, no? At buong pamilya ay nakikinig ngayon. Kaya papasalamat tayo sa patuloy nilang pagsubaybay. So maraming salamat po sa Felix family dyan sa Manggang Marikit. Si Kuya Manny, ayan. Yung mga kabataan din natin sa Gimba, Reb, na nakikinig din daw sila lagi-lagi. Mm-mm. Sila, yung masugid nating kambal, si Ate Lynn at saka si Ate Josie. Oo. Si Ate Jocelyn. Josie at si Lynn. Saka si Terence din, na isang sakristan, madalas nakikinig sa atin. At dito naman po sa San Jose, binabati ko din po lahat ng mga kabataan ng San Jose. At meron po kaming kasama ditong dalawa pang kabataan na nakikinig at nakikikulit sa atin, si Ate Mai at si Kuya Gian. So, masayang pakikinig po. Ayan, sa lahat po ng volunteers ng social communications, no, social media apostolate natin, so binabati ko po kayo at sana patuloy pa po tayong pag-alabin, no, ng mission na ito, ng pagmimission na ito para maipahatid ang pananampalataya at ang mabuting balita ni Kristo sa ating kapwa, no. Sana po at patuloy po kaming humihingi rin ng suporta sa inyo sa pamamagitan po ng pagpo-promote ng ating programa, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Pwede niyo kaming subaybayan, ano po, sa Facebook meron po tayong UCAT Study Group. Pwede po kayong makibahagi doon kung may mga tanong kayo, may mga mensahe kayo. So sa Facebook po, i-type nyo lang UCAT Study Group na po. At doon tayo magkita-kita sa Facebook account po natin. At siyempre, pinasasalamatan natin lahat ng volunteers dito sa social communications. Sina Frankie, Kuya Ronnie, no, sino pa ba? Kuya Mar. At lahat-lahat po, nasasakop lang ako sa bumubuo ng social communications po sa ating diocese. At sa siyempre sa mga patuloy na sumusuporta po sa atin. Hindi namin kayo maiisa-isa. Napakarami po ninyo. So maraming salamat po. So ngayon po ay tatapusin natin ang ating programa sa pamamagitan po ng isang panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, muli ay nagpapasalamat kami sa isang oras na kwentuhan, talakayan na ipinagkaloob mo sa amin upang pag-usapan ang aming buhay pananampalataya. Sana po ay bigyan mo kami ng grasya, ng biyaya, upang patuloy namin itong maisabuhay sa pamamagitan po ng aming pakikisangkot sa buhay ng simbahan, sa buhay ng aming kapwa, sa pamamagitan ng aming pagkakawang gawa, sa pamamagitan ng aming pagdarasal, sa pamamagitan ng aming paggawa ng mga sakripisyo, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Sana po magkaroon kami ng makahulugang pagdiriwang ng mga banal na araw na ito na ginugunita namin ang pagpapakasakit ng iyong anak na siyang nagpakilala sa iyo, na siyang nagbigay ng kaganapan sa aming buhay pananampalataya, na siyang nagturo, gumabay, nagpakilala, at nagpahayag ng iyong pagka-Diyos, ng iyong wagas na pagmamahal sa amin. Ingatan mo po kami, basbasan mo kami, gabayan mo po kami, huwag mo po kaming pababayaan, upang kaming lahat sa takdang panahon ay makapaglingkod sa iyo, bumalik sa iyo at maisakatuparan ang iyong kalooban para sa amin. Muli po ay basbasan mo ang lahat ng mga kabataan na nakikinig sa amin. Basbasan mo ang bawat isa sa amin.
Huwag mo po kaming hayaang malayo sa iyo. Sa halip, patuloy mo sanang ilapit ang iyong sarili sa amin kapag dumating ang pagkakataon na tila ba nanlalabo ang aming pananampalataya. Iligtas mo po kami. Ang lahat na ito ay aming isinasamo at idinadalangin sa pamamagitan ni Jesus na aming kaibigan, na aming kapatid, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So muli po, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating talakayan, at inaanyayahan ko na naman po muli kayong makinig, no? Sa susunod na Biyernes, at inaasahan natin na ito mas magiging exciting, no? Dahil hihimayin na natin itong Articles of Faith na ito. Ano po? So magkita-kita tayong muli sa question, UCAT question number 30. At atin pong palalalimin ito, no? So muli po, ito po ang inyong Kuya Richard, ang inyong nakayukat ngayong oras na ito. At syempre, kasama po natin ako po si Ate Jo. At kaya mani po, nagpapaalam po sa inyo na sana sa susunod ulit, Ate Jo, di ba? Ayun, at sana makinig sila, sumubaybay pa rin sila. Sana patuloy kayong sumubaybay. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos. Sa susunod po muli, magkayukatan muli tayo.